Hello again mga kapiso! So ngayon naman samahan nyo kaming bumalik ulit sa SM Mega Mall DFA office para pick upin ang aming mga passports. But before we go back to DFA office in SM Mega Mall, tinday ko munang i-track yung passport status namin. So nagpunta ako sa www.tracker.passport.gov.ph. Para sa releasing, you have to go to the door 4. Tapos ipakita or ilagay yung resibo and then they will call your name kapag okay na at ibibigay na sa inyo yung passport nyo. After namin makuha yung passport namin and this time hindi pa kasi kami nagla-lunch, so we decided na maghanap ng kakainan namin for lunch. And then nakita namin itong Yabu, so we decided na dito na lang din kami mag-dine-in. This is located at 2nd floor, the atrium sa building B ng SM Mega Mall. Para makapag-dine-in, you have to show them your vaccination cards. And while waiting for your orders, you have to do this. Ito yung tinatawag nilang Yabu ritual or yung crushing ng mga white and black sesame seeds. So, ayan. Kina-crush nyo muna yung white and black sesame seeds until namaamoy nyo na yung sesame seeds aroma. Pati yung anak ko nakikigrind din ng sarili niyang white and black sesame seeds. And then once most of the seeds are ground well and the aroma of sesame fills the air, you may now put your katsu sauce. So you mix in 2 scoops of the tonkatsu sauce to create the best katsu sauce. O diba, very interactive yung experience dito sa Yabu kasi ikaw mismo yung gagawa or yung kayong mag-anak yung gagawa ng inyong sauce. So, for appetizer, order kami nitong furikake fries. This is 230 pesos. We requested na ihiwalay nila yung furikake powder kasi kapag nagtagal, medyo spicy yung fries. Super nagustuhan ni Verity yung fries nila kasi sobrang thick and then real potatoes talaga kasi meron pang mga peel yung iba. So ayan, dumating na yung orders namin. In order ni Vlad ay yung kanilang menchi katsu set. So ito yung merong ground beef and pork inside and then with creamy cheese. 405 pesos yung presyo niya and it comes with refillable cabbage, rice, kung brown or white rice yung preferred ninyo, and also yung fruits nila. What I ordered is their Tori menchi katsu set. If you are a cheese lover like me, super magugustuhan nyo to kasi meron siyang ham and oozing cheese sa loob with minced chicken. This is 410 pesos and comes up with refillable brown rice or white rice, tapos cabbage and fruits na rin. Umorder din kami ng kanilang bottomless house blend iced tea worth 130 pesos. Isa pa sa mga nagustuhan namin dito ay yung kanilang miso soup. And even si Verity, love na love niya rin talaga yon yung brown rice and miso soup. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapiso, itry nyo na din dito sa Yabu. And kung meron pa kayong gustong ipatry sa akin or sa amin, comment nyo lang din sa baba. So, dito ipapakita kung gaano ko super nasarap pa. Napapapikit pa ako sa sarap talaga, guys. Super sarap talaga niya. And for me, mga kapiso, it's worth the hype and also the price. Kasi quality talaga yung sineserve nila sa inyo. And yung experience is really good. So, yun lang. See you on the next one. Bye!